Joanna and welcome back to our channel. Alam nyo guys, pasensya na kayo kasi bagong gising lang ako eh. Ganitong itsura natin. Kasi guys, alam nyo, eto na talaga yung pinakahihintay natin. At this time kasi, manganganak na si Martini. At yes, excited na tayo makakita ng mga newborn pug puppies. For real! Eto na yung time na yon, kaya abangan natin mamaya guys kasi nagle-labor pa lang si ano, hindi ko muna bibidyohan kasi parang medyo maselan si ano eh. Titingnan natin kung ano magiging status niya mamaya. So for the meantime, antay muna tayo. Guys, this is Joanna and welcome back to our channel. Ia-update ko kayo ngayon sa kalagayan ni Martini. Kasi kung natatandaan nyo, nag-video ako nung nakaraan, July 3, nanganak na si Martini. Ang problema is, 2 hours na siyang nagle-labor, kaya dinala namin agad sa vet. And doon, binigyan kami ng option ng vet kung ino-normal or CS siya. Kaso lang, yung mga consequences kapag siya ay normal, baka walang mabuhay na puppies. Kaya mas maaga pa, nag-decision na kami na ipa-CS na lang si Martini. Basta magiging safe lang siya pati yung mga puppies. Unfortunately, tatlo yung anak niya pero isa lang ang nabuhay. Kasi ang problema noon, yung puppies niya nakapulupot pala doon sa loob ng kanyang sinapupunan. So, etong isang nabuhay, siya naman yung nakapahalang. Kumbaga kung ito yung puwerta niya, nakaganon siya doon sa ano, kaya nabablock niya yung ibang puppies na hindi makalabas din dahil doon. At siya lang yung nabuhay talaga. So, eto na ngayon si Martini. 4 days na siyang nanganak. Kaso lang, alam nyo guys, talagang yung first night ng dinala namin siya dito, nag first night yung puppy niya. Kung makikita niyo, wala yung puppy niya dito. Kasi di ba sinies siya, may discomfort pa si Martini. So baka nasasaktan, nangingilo dahil sa tahi niya. Pinapadede namin and talagang sacrifice. Tapos talagang ano kami, nahirapan kami ng first night dito ng puppy. Kasi dadali namin sa kanya every 2 hours or 1.5 hour lang nga eh, para makadede lang. Kaso nga lang, once sa pinadede namin kay Martini, nangingilo siya, umaalis siya. Pinapadede niya ng kaunting oras pero umaalis din siya kasi nga discomfort siya siguro gawa ng tahi niya. Kaya ganun na lang ang ginawa namin every 1.5 hour. Kaya lang nung first night na yon, umisip kami dahil sobrang puya talaga, syempre hindi naman namin talaga pwedeng tulugan basta-basta kasi nag-iisang puppy. And take note pa, nung lumabas yung puppy, parang feeling namin hindi siya mabubuhay kasi hindi siya, humihinga siya pero hindi ganun kalakas yung paghinga niya. Tapos yung bibig niya, nakabuka lang, nakalabas yung dila. So, hindi rin siya dumede nung after nung na CSC Martini, nung lumabas siya. After one night, ang ginawa namin, hindi nahirapan niya kami. Ang ginawa namin, nagkaroon kami ng idea since naman may isa pa kaming puppy na nanganak sa kanya nang mas nauna sa kanya, siguro mga 1 or 2 weeks apart ng panganganak ni Martini. So, ang ginawa namin, dinala namin dito. Nakita ko sa inyo, kung nakikita ninyo, eto na yung mga anak ni Tequila. Yung first na, anong tawag nito? Yung isa naming dog na nanganak. Mga 1 week or 2 weeks apart sila. Eto na yung, actually ito, 4 puppies lang sila guys. Ang anak ni Tequila dito, 4 puppies lang sila. Pero kung makikita ninyo, ayan na, malilikot na sila. Kung mapapansin niyo, may maliit dito, eto. Kasi, siya yung anak ni Martini. O, diba? Pangong-pango. Yes, guys. After one night ng sacrifice namin at worried talaga kami. Kasi, naawa kami dito sa puppy na ito. Kasi, hindi na siya pinapadede ng nanay niya. Tapos, mag-isa pa siya sa box.
kasi hindi namin nilalagay muna kay Martini, baka kasi madaganan, eh kaliit-liit naman. Kaya ginawa namin, nagka-idea kami, since nagpapadede pa ito sa tequila, inilagay muna namin siya dyan. So, July 3 na nga nak si Martini, nung 4, okay. So, nung August 3 na nga nak si, pasensya na August 3 pala, hindi July, August 3 na nga nak si Martini, noong August 4 ng gabi, 5, 6, at hanggang ngayon, dito na namin siya pinapadede kay tequila. Yes po, since nagpapadede pa naman si tequila. And ang kagandahan lang, advisable naman ito. Ito ang kagandahan ito kasi, sa totoo lang guys, inari na rin na anak ni tequila itong si Pag. Dahil pag umiyak siya, talagang pinupuntahan agad si tequila at nini-nurse niya, pinapadede niya, nililinisan niya. Yung mga hindi nagagawa ngayon ng Martini, siya muna yung nagpupuno. Kaya thankful naman kami dito kay tequila kasi napakabait na mami. Napakabait naman ang mami. See, makikita ninyo? Diba ang kaliliit-liit? Pero ito, ayan o, mataba na siya guys. Mataba na siya kasi every time siyang nagdidede kay tequila. Diba? Hindi naman daw nagkakalayo kasi panguti naman daw yung kanyang mga diba? So ito po talaga ang anak ni tequila. Ito, etong panganay. Ito ang panganay. Pure blood. Diba pangutin? Cute. Babae po ito, ang filingerang Pag na inari na ni tikilang sa kanya. So, thankful kami guys kasi hindi, sa ngayon hindi na kami masyadong nagpupuyat dahil kay tikila. Thank you tikila kasi pinampun mo na itong baby girl na ito. Sa ngayon nagbabitamins na sila. May binigay na vitamins si Doc, mga vitamins lang para sa mga puppies. And of course sa mga mommies, mommy dogs. At etong mga anak ni tequila na deworm na rin natin. Nung nagtuwid sila, deworm na kaagad sila. Kaya salamat guys. Keep on watching our updates, our videos sa mga susunod. And para masubaybayan natin yung ating mga puppies. Sa ngayon po, bye for now. Salamat!